Gladys Reyes tinalo ang dalawang padilya sa award. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Nag-Best Actress si Judy Ann Santos sa Metro Manila Film Festival or MMFF noong 2019 film na Mindanao na idinirek ni Brillante Mendoza. Sa first summer MMFF, ang Best Actress ay si Gladys Reyes para sa apag na si Brillante Mendoza rin ang direktor. Hindi nagpakabog si Gladys kay Juday. Anya, kailangan talaga ganito. Maraklara. Ha ha ha. Halakhak ni Gladys sa entablado ng New Frontier Theater, Cubao, Quezon City, matapos ang award ceremony nitong Abril 11, Martes. Sina Juday at Gladys ang title roller sa original na TV drama series ng Mara Clara noong 1992 to 1997. Dalawa ang awards ng APAG sa First Summer MMFF. Best Actress at Best Original Theme Song, Walang Kalaban. Ang isa pang nominasyon ng APAG ay kategoryang Best Float. Anya, at least naman may nakuha ang APAG through me. And forever grateful ako kay Direk Brillante. Imagine, siya ang nag-rebrand talaga sa akin. Gustong gusto ko yung word na rebrand. Ini-reveal ni Direk Brillante na nauna si Gladys kisa kay Juday na mag-request sa kanyang kuning artista. Pero nauna di umuno nga si Juday. Nakangiting bulalas ni Gladys. Anya, kasi nga kabalin siya. Nagigess siya sa moments. Nag-usap kaming kapampangan. Sabi ko, Direk, dapat naman magkasama tayo. Nagulat ako nung nalaman kong may Mindanao. Hindi pa rin ako yon. Pero mas bagay sa akin itong APAG. Kapampangan ako. At syempre, dedicated sa mga kapampangan. First Best Actress ito ni Gladys sa pelikula. Nag-Best Supporting Actress siya sa Gawad Urian para sa Magkakabaong 2014 na isinulat at indinedirect ng kapampangan si Jason Paul Laksamana. Title role sa Magkakabaong si Allen Dizon na gumanap bilang asawa ni Juday sa Mindanao. Gaya ng APAG, kapampangan film ang Magkakabaong. So may swerte ako sa kapampangan film sa ad ni Gladys. Kaya lang, alangan namang laging kapampangan. Dalawang padilya ang katunggali ni Gladys sa kategoryang Best Actress. Sina Kylie Padilla ng Unravel, A Suicide Love Story at Bella Padilla ng Yung Libro sa Napanood Ko. Anya, sinandwich ako ng Padilla. Sambit ni Gladys nang ibinahagi kina Kylie at Bella ang trophy sa kanyang acceptance speech. Una talaga inisip ko na panood ko yung movies nila pareho eh. Sabi ko ay iba rin yung galing ng Kylie. Iba rin yung galing ng Bella. So talaga kanina wala na akong expect. Noong una nga kinabahan ako baka hindi ako ma-nominate noong hindi pa lumalabas ang pangalan ko sa listahan ng nominees. Wala ako sa best supporting, sabi ko. Wala ako sa best supporting. Andun pa kaya ako sa best actress? Anya, kasi syempre hindi malinaw sa akin kung anong kategory ko ba ay best actress o best supporting, di ba? Pero ngayon pa man, rebranded na talaga siya as a best actress. Tumikwas ng slight ang kilay ni Gladys. Rebranded with an award. Ha ha ha. Mas mataas na ang talent fee niya. Anya, nailulit. Iwan ko lang. Ha ha ha. Sana naman po. Dahil apat po ang anak ko. Baka pwede naman. Ha ha ha. Paghalakhak ni Gladys Reyes. Sinanailulit kasi ang kanyang manager. Dagdag ni Gladys, pero pinakamasaya ako dahil may 100,000. 100,000 ang kaakibat ng cash prize para sa best actress. Napuporfit ito kapag hindi umaatin ang winner. Anya ni Gladys, at hindi ko inexpect na may pahabs, di ba? Hindi ko rin nabanggit kanina, paulit-ulit kong sinasabi. Alam nyo, yung mga kaibigan ko sa press, members of the press, ang laking bagay na minamindset nila yung jury. Feeling ko ang laking bagay ng nagandahan ang press people sa aking ipinakita, di ba? Na wino word of mouth nila, sinusulat nila. Kasi kung ako syempre, parang bias ka naman sa sarili mo kung parang nagalingan ka sa sarili mo, di ba? Pero galing sa inyo eh, syempre parang doon ka lang ay talaga ganon. And head ng jury sa First Summer MMFF ay si Dale De Leon, medyo napamulagat si Gladys. Anya, ayun na nga, Miss Dali De Leon, na sabi nga, wow, talagang nilaban ka ni Miss Dali. Ganyan, ganyan.
Alam ko naman, very tight talaga yung ano namin. Sa totoo lang, wala na talagang dapat akong balak na umaten. Wala akong balak umaten pero nakabagong outfit. Hahaha. Sabi kasi ni Moises, yung TC or talent coordinator, mag-present ka naman. Ilalagay kita sa category na main ano. Kaya sabi ko, okay, kasi sayang naman ginawan ako ng damit ng sponsor ko. Para ma-showcase ko, sige red carpet, saka presenter ako. Pero kung aatin lang ako na nakatungangingay lang ako dyan, wana, hindi na ako pupunta sana. Buti pala umaatin ako kasi nang hinayang ako kay Kimpy ha. Si Kimpy ang tinanghal na best supporting actor para sa Here Comes the Groom. Hindi nakaatin si Kimpy dahil sa back pain. Forfeited ang kanyang cash prize. Noong una ay okay lang daw kay Gladys na hindi manalo dahil magagaling ang dalawang kalaban niya. Anya, nung nakita ko na may 100,000 ay teka lang, naging competitive ako. Kaya gusto ko sanang lapitan si Miss Dali. Miss Dali, ako ba yun? Baka naman, Miss Dali, ibigay mo na sa akin, apat yung anak ko eh. Pagbibiro pa ng premyadong aktres. Dahil tatlo lamang ang nominasyon ng APAG, hindi umaatin di umano ang ibang taga-produksyon. Anya, iyon na nga, sobra namang kawawa ang APAG kung hindi pa ako pupunta, diba? Hirit ni Gladys. Andiyan ang ibang staff namin. Si Derek Brillante may sakit, sa totoo lang. Kamessage ko siya eh. Sabi ko nga, get well soon po. Sabi niya sa akin, best actress ka. Parang dinideclare na niya sa akin, syempre. Ako naman, love your own eh. Sa press ko noon ng APAG, sinabihan siya ng co-star na si Jacqueline Jose na magpagawa ng gown. Kaya love na love ko si Ate Jane eh. Pero hindi nga gown, kasi summer daw eh. So cocktail dress. Bakit hindi sinamahan si Gladys Reyes ng kanyang asawa na si Christopher Rojas? Anya, hindi. Si Christopher kasi sinasabi niya yung kaba niya, alam mo yon at alam niyang mahiyain si Christopher. Salaysay ni Gladys. Anya, yung kaba niya yung kaya mo yan pero bebe, alam kong manalo ka. Ako naman hindi. Win or lose, sabi ko basta pupunta ako doon. Magpapaganda ako at ano, bahala na diba? Pero nung lumabas ang pangalan ko sa Best Actress nominees ng tatlo kami, dun palang sobrang natuwa ako. Kasi kinabahan nga ako nung hindi ko pa nakikita yung pangalan ko, parang sila lang yata ang nagalingan sa akin, hindi yata nagalingan ang jury. Wala naman ang pangalan ko sa supporting, sabi kong ganon. Sana magkatrabaho muli sina Juday sa pelikula. Sana, but I also wish to work with Kuya Nico. With Romnick Sarmenta, pakli ni Gladys. Si Romnick ang best actor sa First Summer or MMFF para sa About Us but Not About Us na idinirek ni June Robles Lana. Anya, kanina I was talking to Direk June Lana. Siyempre, baby-baby rin ako niyan. Barber's Tales 2013, mga ginawa namin dati. So sabi ko, sana we can work together because siyempre, ang galing-galing naman ni Kuya Nico. Kuya ko talaga siya, isa sa mga kuya ko sa industriya. Kimpy and Romnick, sila ang naabutan ko. Hindi na matandaan ni Gladys kung saang short series sila nagkatrabaho noon ni Romnick. Pagbubunyag pa ni Gladys, bata pa ako tapos syempre siya ang childhood crush ko, diba? Sila ni Kimpy, ganyan, aside from Gabby Concepcion. Samantala, Gladys Reyes may iba di umanong dahilan kung bakit pinakanatuwa sa kanyang Best Actress Award. Bukod sa kanyang Best Actress Trophy, may iba pang dahilan kung bakit tuwang-tuwa si Gladys Reyes sa kanyang pagkapanalo sa gabi ng parangal ng First Summer Metro Manila Film Festival. Bukod di umano sa produksyon at sa kanyang co-stars, pinasalamatan ni Gladys ang kanyang asawa at mga anak na anyay siyang makikinabang sa kasamang tropeyong kanyang napanalunan. Pinasalamatan din ni Gladys ang kanyang lola na hinasa ang kanyang pagsasalita sa Kapampangan. Ang wikang ito, ginamit sa kabuoang pelikula. Mga kaibigan, abangan ang susunod na balita. Maraming salamat po.